Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Magandang ano sa atin. Magandang gabi, magandang araw sa atin. Saan man tayong bansa na naroon. Mga kaibigan, isishare ko lang itong panawagan ng gobernador namin sa aming lalawigan sa Bohol. Mga kaibigan, nananawagan ang aming gobernador ng tulong po. Kung sino man po ang makakarinig at makakapanood sa aking upload sa aking YouTube channel, i-share nyo lang po para makarating po sa mga kinaukulan na handa pong tumulong sa ating lalawigan sa Bohol, mga kaibigan. Sobra talaga, nakakadurog ng damdamin, nakakadurog ng puso na marinig yung ganong mensahe ng ating gobernador na talagang kailangan ng agarang aksyon at tulong sa aming lalawigan sa Bohol. Mga kaibigan, si gobernador na rin po ang nagsabi na kailangan natin share tong video na to. Para po makakarating, kasi limited po talaga ang access sa aming probinsya sa Bohol ngayon dahil sa walang internet at walang kuryente po. Mga kaibigan, share na po to, mga kaibigan. Sana po may makakapanood at makakarinig nitong panawagan ng aming gobernador. Nakakaawa ng aming mga kababayan, mga kaibigan. Panoorin natin to. Mga social media netizens, hindi ko alam kung kailan or saan nyo makukuha yung message na to dahil medyo intermittent yung signal sa Bohol. But I'm going to take a chance to appeal to the goodness of your hearts at this point in time. Masaya ako na the country is at least recovering from COVID-19. Akala ko kami rin sa Bohol, naghahanda na kami sa magandang Pasko dito. We are going to accept tourists back. Alam niyong lahat na nasalanta kami sa super typhoon again. This is a 200 kilometer per hour sustained wind typhoon. And just for comparison, ladies and gentlemen, yung super typhoon na Yolanda was 235. So we were just 35 kilometers of force strength away from Yolanda's strength winds. So ganun katindi yung tama. Yung buong probinsya namin napasok sa bagyo. So sa mga social netizens natin, please have the heart to spread the message that we all need your help at this point in time. Even as this country is recovering, we're very happy. But here, it's going to be a black kid Christmas. Wala kaming power. At dahil wala kaming power dito, wala rin kaming tubig. And ngayon, nagmamadali kaming mapadala ng pagkain at tubig yung mga kababayan natin. Especially yung nasa island barangay. 65 island barangays po yan. 100,000 people yan. Isipin nyo kung nasa isla kayo, wala kayong bangka, wala kayong fishing gear, nasira ang bahay nyo, yung tubig nyo nanggagaling sa mainland Bohol. E walang tubig din sa mainland Bohol dahil wala ng pumping station, walang mga water refilling stations. Kaya kawawang-kawawa sila. So sila ang pinag-uupulan namin ng urgent na pansin ngayon. No? So ang mga kailangan sana namin, tubig, kung may gustong magpadala, magkain, maski nabigas na lang po. Parang dun sa mga nag-iisip na buti pa, cash na lang ang ipapadala nyo dahil ang gusto nyo mas convenient po sa inyo. Yung provincial government of Bohol na bank account po, nasa Development Bank of the Philippines po yan, 001-065-7805. Ulitin ko po, yung provincial government of Bohol bank account po, DBP 001-065-7805. Everything will be accounted for. Dahil pag pumasok po sa bank account na yan, pasok na po yan sa government auditing procedures. No? Pambibili natin yan ng pagkain, generators, kung saan kailangan. Dahil kung maghihintay kami sa connection ng power dito, imposible matagal, more than a month. Kaya nananawagan din ako sa civic-minded individuals, sa mga companies, sa mga LGUs, kahit saan, na magpahiram lang ng boom trucks dito dahil yung mga main thoroughfares namin, hindi namin ma-clear, at yung mga distribution at electric lines namin at post namin, hindi namin maayos dahil wala kami mga boom trucks, kulang na kulang. Kaya nga more than one month, saan na lang kami pupulutin after one month kung wala kaming tubig dito? Yung pag-deliver ng tubig, hindi po sustainable yan. Kailangan po natin ayusin yung water refilling stations at
at hindi po gagana kung walang power. In the meantime, yung mga gustong mag-donate ng mga generator, yung 15 kVA, importante yun para gumana po yung mga water refilling stations. Kahit anong generator tatanggapin namin, mga 7 to 8, but ang importante yung 15 po. Yun na lang siguro ang panawagan namin sa inyo. Huwag niyo po kaming pababayaan dito. No? Alam ko marami sa inyo ang nagmamahal rin sa Bohol, nakapunta na kayo sa lalawigan namin. Marami rin kami mga Boholano na kasama niyo sa trabaho at nakatulong rin sa ating bayan. Ngayon ang Bohol ang umiiyak po sa inyo. Humingi po kami ng tulong sa inyo. Wala po kaming malapitan ngayon. Kayo na lang mga kababayan natin. So kung pwede, i-share niyo lang po yung mensahe. Nandiyan na po yung bank account. I-check niyo po yung RTAP Facebook page at saka yung Facebook page ng Provincial Government of Bohol. Kasi po, nandun po yung flights ng Philippine Airlines, AirAsia at Cebu Pacific. They are flying Mercy flights for us right now. Tumatanggap po sila na walang charge. Please padala niyo po sa Cebu Pacific, AirAsia at saka sa PAN. At salamat po sa kanila. So, sa inyo pong lahat, have a very safe and Merry Christmas. And please keep us in your prayers and don't forget Bohol. Salamat po sa inyo.